na-realize ko nung naging magulang ako, kung ano yung nagpapasaya sa mga anak, yun na din yung nagpapasaya sa atin, no? Napipili nyo ba yun? Kayong mga parents to netizens? Binabalatan ba ang kalabasa pag inahalo sa pakpit? Or pwedeng may balat na? Alam nyo ba, si Omoni hindi bumibili ng itlog. Kasi may itlog si Aboji. I mean... Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Na-miss niyo ang pagluluto ko ng Filipino food, no? Na-miss ko din. So, maghahanda tayo ng special lunch for Alex, Ina, and Izun. Yes, special yon. Bakit? Siyempre, ako ang magluluto. Pero siyempre, bago tayo magluto, marami muna tayong gagawin. Kaya, tunerizens, samahin niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Ang arte, dyan lang kayo. Let's go! Ang unang-una natin gagawin ay pupunta tayo sa bank, tunerizens. Thank you, Lord, kasi may sweldo na naman ako. Ano yung unang-una kong ginagawa kapag nakuha ko yung sweldo ko? There's a certain percentage na diretso sa savings account ko. Yun talaga yung first thing na ginagawa ko. Dine-deposit ko na siya sa savings account na yung account na yun, hindi mo basta-basta pwedeng magalaw. Kailangan mo pang dayuhin sa banko para ma-withdraw mo yung pera. Eh, tamad ako magpunta ng bank. So, para safe ang pera and hindi na magalaw, yung unang-una kong ginagawa. And then, naglalaan ako ng percentage para naman pang treat kay Alex, Ina, and Ijun. Para ma-enjoy namin yung family day out namin. Tinitreat ko sila monthly. Kung ano yung gusto ng family ko, yun yung kinakain namin. Tapos, na-realize ko nung naging magulang ako, kung ano yung nagpapasaya sa mga anak, yun na din yung nagpapasaya sa atin, no? Napipili nyo ba yun? Kayong mga parents to netizens? Kung saan masaya yung mga anak natin, feel na feel din natin yung happiness, no? Anyway, ang sarap paging magulang, no? Pero syempre, hindi naman palaging masaya ang pagiging parent. Kasabay dyan yung hirap ng pagpapalaki ng mga anak. Kasi dumadaan sa changes ang mga anak natin . So kailangan din nating mag-adjust sa mga changes na nangyayari sa kanila. From being a baby, toddler, tapos hanggang mag-teenager, hanggang mag-adult na, di ba? Nandyan pa rin talaga yung guidance natin sa kanila. And kahit nga magkaroon na ng sariling pamilya, hindi pa rin natin kayang pabayaan yung mga anak natin . Kasi ganun yung nakikita ko sa nanay at tatay ko . Kahit married na kami ng ate, nandyan pa rin yung guidance talaga, yung care nila, hindi nawawala. And yung pag-aalala, hindi lang sa amin ng ate, kundi sa buong family namin ng ate. So thank you so much nanay and tatay. I love you. Miss ko na kayo. Mega shout out. Anyway, balik sa sweldo to netizens. Kayo ba? Anong unang-una yung ginagawa kapag bagong sweldo kayo? Share nyo nga. Ako na, share ko na. Bakit ako save ng save? Kasi na-experience ko talaga nung bago kaming mag-asawa ni Alex na mawalan. And ayoko nang mangyari yon. Lalong-lalo na may mga anak kami na umaasa sa amin. Na-share ko lang to netizens. We're just gonna walk, going to the bank. Pang 9 ako sa line. Mag-update muna ako ng passbook ko. Okay. Tayo ay maghihintay ng ating turn. Medyo matagal-tagal tayo maghihintay to netizens. Okay, dahan ako dito sa bank. Punta tayo sa car service center. Kasi nga yung sensor nung smart key, hindi na gumagana. Ipapaayos ko yung sasakyan ko. Share ko lang sa inyo. Early summer, nag-bloom ang roses dito sa South Korea. So, there are roses everywhere. Yan. Pupunta sana ako sa park para ipakita sa inyo yung rose garden.
Pero madami namang roses everywhere. Yun na lang ang i-share ko sa inyo. Yan, nagkalat sila yan. Yung red flowers. Ay, ganda-ganda talaga, oh. So, may enjoy mo ang roses kahit padaan-daan ka lang. Ito pa, oh. Ang ganda, oh. Isang buong kumpol, oh. Sasang! Ay, nice. Ganda ng color, no? Ito, oh. Parang pwede nang... Ito, to. Pwede na siyang ipang display, oh. Pero wag na nating i-cut. Okay, tara na sa service center. Ay, nasan ba yung sasakyan ko? Wait. Ito, hindi... Oh, gumana naman ngayon. May mga times na hindi siya gumagana. Pero ipacheck ko na din. Nandito na ako sa... car service center. Mabait yung mga adjashe dito eh. Tapos dun yung car wash. Nakakaloka. Okay naman ngayon. Ayan oh. Naririnig. Isa pa. Oh. Okay. Anong problema? Magpapapalit na lang ako ng engine oil. Iko eh. Ang samin da. Gudok hai ko eh. Pinapanood yung vlog ko. Nag-gain ng subscriber. Para sa change oil, I paid 60,000 won. Tapos magpapa-car wash na ako ngayon. Sa bank and car service center. This time, pupunta tayo sa hospital para magpa-schedule ng check-up. Sa ginawang executive check-up 3 months ago, merong nakitang cyst sa ovary ko. So, in-advise ng doctor na ipa-check ulit after 3 months. Pero hindi na ako sa Samsung Hospital kasi medyo malayo yun. Dito na lang sa University Hospital na malapit sa lugar namin. Kung saan ako nagpapa-check up ng thyroid ko. Pagpupunta sa ospital, kailangan pa rin naka-mask. Sinong naaalala niyo dito? Okay, kamsahamnida. Nagkaseyo. Done. Meron na akong schedule. Health is wealth talaga to netizens. Yung executive check-up na yun, once in every 2 years, libre from my husband's company. Yung once in every 2 years, para yun sa spouses. Pero yung mga empleyado, yearly yung executive check-up nila. Ang laking bagay din nun kasi sobrang mahal yung bayad sa ganun. As in lahat i-check. So grateful and blessed talaga na nasa magandang company si Alex. I'm already home. Dumating yung order ko sa kupa. Ako ay nagka-crave ng ramyun. Magluto tayo ng ramyun for merienda. No good. Mabilisang pagkain ang Korean noodles. Ay, alam nyo ba, para sa mga TNT dito sa South Korea, triple ingat po tayong lahat kasi crackdown. Ang daming mga nahuhuli ng immigration. Alam nyo ba, ilan na yung kaibigan kong Pinoy ang nahuli. Diyos ko. Gabayan kayong lahat ni Lord. Anyway, mag-ingat kayo and huwag kayong magpapahuli.
I know, nakikipagsapalaran kayo sa ibang bansa para makapag-provide ng magandang buhay sa pamilya nyo. Kaya magdasal lang kayo. Sobrang sad today kasi nga, meron talaga akong mga kaibigan na nahuli and naka-detain ngayon. Kimchi. Kain tayo! Para sa mga kababayan ko na illegal all over the world, make sure na meron kayong extra para sa sarili nyo, pambili ng ticket. Kasi alam nyo, may mga kakilala ako na nahuli. Tapos matagal na na-detain kasi walang pambili ng ticket. Kung hindi pa nag-ambagan or nakakuha ng donation, hindi makaka-uwi. Huwag nyong ipadala lahat. Ang pera nyo, ang kinita nyo sa Pilipinas, magtira din kayo ng kahit konti lang buwan-buwan para sa sarili nyo. And para dun sa mga nahuli, huwag kayong mag-alala, hindi pa tapos ang laban nyo sa buhay. You can start all over again. Hindi man dito sa Korea, pwede sa Pilipinas, or you can still try your luck sa ibang bansa. Sabi nga, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. So, laban lang. Pagka-uwi nyo, rest nyo muna yung katawan nyo. Enjoy nyo yung time with your family. Tapos, sabak ulit sa trabaho, sa pag-iipon. Ngayon, sarap sa pakiramdam na natapos ko yung kailangan kong tapusin. Di ay ako ba kayong kumain to, netizens? Kain tayo. Paubos na eh. Di ay ako kayo. Baka magtampo kayo eh. Eh, gutom talaga ako. Di na ako kumain sa labas. Kasi gusto kong i-enjoy yung pagkain sa labas together with my family. Done ang ramyun. Kain tayo, dessert. From Ferd's Kitchen. Ube moist cake. Thank you, Lord. Sobrang thank you, Lord. Lusog. Pahinga ako saglit. Gagawa ako ng leche flan. Meron kasing nag-request sa akin na kaibigan na gustuhan yung leche flan ko. Tapos may cravings daw siya. Eh, syempre, alam nyo naman ako, napakabait ko talaga. Char. Hindi, mabait naman talaga ako. Marami lang talagang naaartehan sa akin. Yeah. So, gagawa tayo ng leche flan for my friend. Tapos nakasale yung eggs, alam nyo ba? Oo, alam nyo kung magkano itong isang pan? 2,980 na lang. So, bumili ako ng dalawa. Eh, sobrang mahal kaya ng itlog. Ang mga binan ko, alam nyo, hindi rin bumibili ng itlog. Cut. Alam nyo ba, si Omoni, hindi bumibili ng itlog. Kasi may itlog si Aboji. Sorry. I mean, naglilay ng eggs yung mga hens na alaga ni Aboji. So, regular na may egg supply. Okay, wait lang, tunerizens. Stress lang ako saglit. Tapos samahan nyo na akong gumawa ng leche flan, ha? Diyan lang kayo. Papunta ako ngayon ng Daiso. Meron akong kailangan bilhin. Yung paglalagyan ko ng leche flan. Daiso time! May pinapabili si Ina yung liquid eraser. Glue tape pala yung tawag dun. Parang halos lahat ng kailangan mo sa bahay, sa sarili mo, meron dito. Kailangan kong bumili ng bag. Kinetisera?
comida? Kubingin! I'm already home from Daiso. Gagawa na tayo ng egg and milk mixture. Gagawa na tayo nung milk and egg mixture. Pero steam ko, baka mamaya na lang. Pagod na ako eh. Kailangan natin i-separate ang egg yolk sa egg white. Pwede na tayo maglagay ng condensed milk. Anong favorite dessert nyo, Tonerizense? Ang family namin, buko pandan talaga. Tapos, yung ube halaya. Si Ina mahilig sa ube. Pwede na tayo maglagay ng vanilla extract. Pantanggal lansa. Tapos, since wala akong evaporated milk, laging fresh milk yung ginagamit ko. Milk pa rin naman to. O arte ng milk. Mix ko lang, tapos mamaya sasalain na natin. Ito lahat yung leche flan na nagawa ko. Kailangan nating i-wrap ng foil. Pag masarap, magbibenta na ako. Gawing business. Charla. Malang gatas. Makaitlog. Okay. Kumukulo na ang tubig, pwede na nating ilagay sa steamer. Free. Steam lang natin for 30 minutes. Di pa tapos ang video, magluluto pa ako ng special lunch for my Korean family. Tapusin ko lang ang leche flan, ha? Diyan lang kayo! Magluluto tayo ng pinakbet and daing na bangus for our lunch today. Oo, di ba? Masarap yun. Pero ang aking pinakbet ay kulang ng ingredients. Wala akong ampalaya. Pero kung ano na lang yung available na gulay, yun yung gagamitin natin. Tapos meron akong nabiling boneless milk fish. Marinated na to. Ito yung aming lunch. So mag-start na tayong magluto. Kailangan ko munang mag-fry ng pork. Habang nagpa-fry ako ng pork, slice na tayo ng mga ingredients para sa pinakbet or pakbet. Kalabasa, oh. Paano ba magbalat ng kalabasa? Binabalatan ba to? Binabalatan ba ang kalabasa pag inahalo sa pakbet? Or pwedeng may balat na? Yung iba kasi hindi na binabalatan yung kalabasa. Pero balatan ko na lang din. Then yung tomatoes. Pwede na natin ilagay yung pork. Para aonti nung pork. Tapos lagay na natin yung kalabasa. Nilalagyan to ng konting tubig, no? Tama ba ako? Konti ba yan? Lagay ako ng pork cube. Pwede na natin ilagay yung sitaw. Tapos yung okra. Ang pampalasa, bagoong. Konting salt and pepper. Baliktarin natin yung daing na bangus. Then
pakpet. Pwede na nating i-add yung talong. Almost done ang aming lunch. Konting fry na lang. Ito yung leche flan na ginawa ko. Mukhang masarap. Diyan! Oh! Diba? Filipino style lunch. Oh, diba? Lahat yan. Ito pala, from Philippines. Saging, leche flan, daing na bangus, pakbet. Siyempre, ang side dishes ni Omoni. Serve ko na. Si Ina, wala pa. Tangkad na ni Aja, no? I'm vegan man. Vegan man. You're a vegan? Yes. Masarap, hindi masarap? Sorry, hindi masarap. Apanan? Hindi masarap? Yes, sorry. Apa do hindi masarap? So, thank you so much sa pagsama sa akin ngayong araw na ito, Tonerizens. Na-miss ko talagang magluto and maghanda ng Filipino food para kay Alex, Ijun, and Ina. Wala lang si Ina. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. My mom is out here. You say, stay safe, everyone. Stay smart. Stay safe, everyone. Stay safe. What? Stay safe, everyone. Stay safe. Maybe, stay safe, everyone! Bye! Check natin yung leche flan. Oh! Ah! Uy, not bad. Okay lang. Mmm! Hindi masyadong matamis, sakto. Hindi lang smooth na naman, pero siguro yung iba smooth. Ay.